ituturo ko ngayon na benefits ng pagkain ng suka. Pwede nyo sabayan ng talong, very healthy. Alam nyo naman, mahirap magkasakit ngayon, mahal magpa-check up, kaya dapat pipiliin natin masustansyang pagkain na mura na bagay sa'yo. Kung mahilig kayo ng sausawan, imbis na toyo, ilagay nyo o patis o bagoong, ito na lang, suka na lang, mas healthy siya. At merong mga scientific studies na nagsusupport sa pagkain ng suka. Maganda siya pambababa ng timbang, healthy weight para hindi tumaba. Supports blood sugar para sa diabetes, may tulong din ng pagsawsaw sa suka, maganda rin sa puso. May mga pag-aaral sa diabetes. Kaya sa isang pagsusuri, yung mga gumagamit ng suka bilang sausawan sa pagkain o sa salad, bumaba ang blood sugar nila. Hindi naman sobra baba, pero nakatulong makababa ng blood sugar. Kung umiinom kayo ng gamot sa diabetes, tuloy nyo lang. Pero makita nyo, pag itong sausawan nyo, mas healthy. Kaysa lagyan nyo ng matamis o asukal o kung ano-ano pa, suka na lang. May tulong din ng suka pampababa ng timbang. Dito sa pag-aaral na to, 30 subjects, kumain sila ng pagkain kasama ang isang kutsarang suka. So, 1 tablespoon, 15 ml sa tanghali, 15 ml kasama sa hapunan, dinner, pati lunch. After 4 weeks, bumaba sila ng 2 pounds up to 4 pounds. Nakakapayat konti. At ang suka, bukod sa sausawan, pwede rin siya panlinis ng mga gulay. Diba? Kung gusto natin linisin ng gulay, ganito po ang paghalo. 1 part vinegar, 3 parts water. Kung maraming gulay, pwedeng isang basong suka, 3 basong tubig. O kung gusto mo, kalahating basong vinegar, 1.5 glass ng tubig. Lagay nyo ng, tapos dyan mo lilinisin. 5 to 10 minutes, punas-punasan mo yung gulay, kung ano man yung gulay, nakakapatay ng bakterya. Proven yan, may pag-aaral. So, pamatay sa bakterya. Yung iba, hinahaluan pa ng lemon juice, pwede rin. At kung kakain kayo ng salad, imbis na lagyan ng mayonnaise o Thousand Island, nakakataba, suka na lang, vinaigrette. So, suka sa salad, bukod sa pwedeng sausawan, pamatay din ang mga mikrobyo. Okay, mas safe. Diba, takot tayo sa mikrobyo. Sa salad, pwede rin ini-steam para matanggal yung mga germs. At minsan nililinis rin nila ng tubig. Pero, bukod sa sausawan sa suka, syempre, ayaw naman natin sobrahan. Lahat ng bagay pag sobra, masama. So, ang suggested ko, 1 tablespoon lang ng sausawan sa tanghali, 1 tablespoon sa gabi, mga ganun lang karami. Kahit anong suka, pwede sukang puti, gusto niyo apple cider vinegar, any brand, walang kaso sa akin. Huwag lang dadamihan ang pagkain ng suka kasi possible na sumakit ang yan pag sobra. Pwede pag purong suka, masira yung ipin, medyo matapang, baka mahalo minsan sa gamot mo, pwede sumakit ang lalamunan. So huwag lang sa sobrahan, sama mo lang sa pagkain. Pwede yan sa isda o ano pa. Bukod sa suka, mag-partner niya, masarap, talong, eggplant, di ba? Bagay na bagay sila kasi ang talong, very healthy din siya. Maganda sa tiyan, mataas sa fiber, pang diabetes. Pwede ang talong, suka sa diabetes, sakit sa puso, stroke, kahit ano, walang kaso, walang bawal, arthritis, kahit ano. Okay lang po. Ha? Huwag niyo isipin, gulay ito eh, paano magiging bawal? Hindi naman to taba ng baboy o lechon, ang layo po. So, ang talong, walang cholesterol, pwede sa, kaya nga may tulong sa puso, low fat, low sodium, high fiber, ang dami niyang fiber. Ito po, talong, tsaka suka, partner siya. Maraming vitamins, pakita natin Doc Lisa ang talong. Taas siya sa vitamin B, taas siya sa potassium, oh, 36%. Oh. Marami pa siya, may minerals pa, magnesium, copper, so very healthy siya. Hindi ko sinabi magtalong araw-araw. Siyempre, common sense naman, di ba? Kumain kayo 3 times a week, di ba? Lagay nyo sa pinakbet, iba-iba. At sa suka din. Tignan nyo, ayan, pwede kayong mag-ensalada, pwedeng inihaw, napakasarap, pwede nyo haluan, at pwede ang suka. Tulad na sinabi ko, hanggang 1 tablespoon lang para makuha nyo yung benefits at wag din sumobra. Sana nakatulong tong video. Sana meron kayong natutunan.